Miss V, katakutan ng story. Dear Miss V, sana'y mapili ninyo ang aking sulat. At kung mapili man ninyo ito, ako'y nagpapasalamat. Ang istorya kong ibabahagi ay patungkol sa aking kapatid. Siya lang ang nag-iisa kong kapatid. Tawagin natin siya sa pangalang Eloisa. Eloisa kasi ang pangalan na gusto niya ipangalan sa kanyang magiging anak. Yan ang sabi niya sa akin noong high school pa lamang kami. At nag-uusap-usap kami patungkol sa aming future. Matanda ako sa kanya ng mahigit 2 taon. Kung kaya noong nag-college na ako, naiwan siya sa lugar na aming kinalakihan habang ako ay nag-aral sa Dumaguete. Tandang-tanda ko pa na nag-promise kami sa isa't isa na kung matapos na siya mag-high school, sasama siya sa akin sa Dumaguete. Araw-araw, nagpalitan kami ng text. May mga beses na nabanggit niya sa akin na may nakilala siyang lalaki from Siquijor. Sabi niya, gusto niyang pumunta ng Siquijor pag nasama ko na siya sa Dumaguete kasi malapit lang ang Siquijor at Dumaguete. Noong nabisi na ako sa pag-aaral ko, paminsan-minsan na lang kami nagkukwentuhan. Sabi niya kung hindi daw ako available na makausap, ang lalaki daw na kakilala niya from Siquijor ay ang kanyang nakausap. Pangalanan natin ang lalaking ito, Marco. Kaidaran lang si Marco at ang aking kapatid. Sabi pa ni Eloisa, interesting nga daw si Marco. Sabi niya si Marco ay mahilig sa witchcraft. Favorite ng kapatid ko ang horror movies. Ako din naman ay mahilig sa horror movies. Pero angat ang level ng kapatid ko. Hindi lang siya mahilig sa horror movies. Mahilig din siya mag-research about witchcraft. At kung ano-ano pa, like exorcism, wika at iba't ibang kababalaghan. Kaya't hindi na ako nagtaka nung sabi niyang si Marco ay mahilig din sa witchcraft. Hindi rin ako na-surprise nung sabihin niyang naging shota niya si Marco kahit hindi pa sila personally nagkita. Expected ko na rin na noong lumipat na ang kapatid ko sa Dumaguete, panay ang punta niya sa Siquijor para makikipagkita kay Marco. Kung kaya minsan napagalitan ko siya kasi inuuna niya ang love life niya kaysa pag-aral niya. Isang araw, dumating ang kapatid ko galing Siquijor sa aming boarding house. 5 days siyang nawawala. Pagbalik niya, ang dami na niyang tato. Merong star, puno, may parang diyosa na hindi ko maintindihan. Medyo okay na sana yon, kaso may tato pa siyang demonyo. Yes, katakutan ang story. Mula noon, tuluyan ang nagbabago ang aking kapatid. Hindi na siya pumapasok sa school. Lagi na siya sa Siquijor. Tuwing nagkikita kami may bago sa kanyang tattoo, itim ang laging sinusuot niya. At parang hindi ko nakilala ang aking kapatid. Hindi lang ang itsura niya ang nagbabago, pati na rin ang ugali niya. Dumating ang aming mga magulang sa Dumaguete. Doon sinabi ko sa kanila ang lahat na nangyari. Naalarma ang mga magulang ko. Wala pa noon si Eloisa sa aming boarding house. Hindi ko rin naman alam saan ang bahay nila Marco. Sa tuwing gusto kong samahan ang aking kapatid, lagi siyang may rason para hindi ako makasama. Kung kaya tinawagan ko ang aking kapatid, sabi ko umuwi muna siya sa aming boarding house. Umuwi naman siya kinabukasan. Nag-usap-usap kaming magkapamilya at ang naging desisyon namin ay uuwi muna siya
sa lugar na aming kinalakhan. Sabi ni Eloisa, magpapaalam lang muna siya kay Marco. Ewan ko ba kung bakit nakumbinse kami ni Eloisa na lalabas muna siya saglit. Saka na kami nagtaka kung bakit. Ang papa ko ay sobrang istrikto. Pero sa panahon na yon, hindi siya masyadong naghigpit kay Eloisa. Naghihintay kami ng ilang minuto hanggang umabot ng isang oras. At doon naintindihan namin na tinakasan na kami ni Eloisa. Misty, katakutan ang story. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, please subscribe. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, kailangan ng channel na to ang suporta ninyo. Paki-like na rin at comment. Pwede rin kayong mag-suggest kung anong dapat gawin upang itong channel na to ay mapalago. Salamat! Misty, katakutan ang story. Mahigit isang taon bago ko nakita uli ang kapatid ko. Graduation day ko yon. Palabas na kami ng aking ama at ina sa school. Nang biglang lumapit si Eloisa sa amin. Nagkakaawa ang itsura ni Eloisa. Halos hindi na namin makilala siya. Ang payat-payat na ni Eloisa. Medyo madungis ang kanyang itsura. Awang-awa kami sa kanya. Mula noon, bumalik na si Eloisa sa amin. Ngunit naging masakitin si Eloisa. Ang sabi ni Eloisa sa akin, palipat-lipat lang sila ng lugar ni Marco. Nagpakasal sila ni Marco sa Wicca Church. Ito ang modern pagan religion. Ang tawag sa kanila ay Wiccan. Ang sabi ni Eloisa noong nagsama ni sila ni Marco, nagkaanak sila. Ngunit sa paglabas ng bata ni Eloisa, inoffer ito ni Marco kay Satanas. Doon mismo sa Church of Satan, pinatay ang kanilang anak. Ito ay ginawa ni Marco upang maging mas makapangyarihan siya sa pambabarang. Mula noon, nagkalabuan na ang aking kapatid at si Marco at sa bandang huli, nagkahiwalayan. Sabi ni Eloisa, nagsumpaan daw sila ni Marco na kung magkahiwalayan sila, may isa sa kanilang mamamatay. Sabi ni Eloisa, ang kanyang sakit ay sanhi ng pambabarang ni Marco at hindi niya ito mapigilan. Dahil si Marco ay mas makapangyarihan kaysa kanya. At hindi nga nagtagal, ang kapatid ko ay namatay. Sa ngayon, ako ay may asawa na at mga anak. Laging nasa isip at puso ko si Eloisa. Ayaw ko mangyari sa aking mga anak ang nangyari kay Eloisa. Kung kaya, ang pinili kong makasama ay isang lalaking may tiwala sa Diyos at active ito sa church. Hindi naman ako nagkamali sa aking napangasawa. Ang asawa ko po ay isang pastor. Sa tuwing pumupunta kami sa aming church or may gatherings kami, lagi naming bitbit ang aming mga anak. Ang experience ko sa aking kapatid ay nagpamulat sa aking mata na kailangan nating gabayan ang ating mga anak na hindi sila mapatiwara at ito ay magawa lang natin kung ilapit natin sila sa Diyos. Maraming salamat, Miss D, sa iyong pagbasa ng aking sulat. Sana'y nagdulot ito ng aral sa nakakarami. Miss Story. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Paki-like na rin at paki-comment. Pwede rin mag-suggest kung paano palaguin ang channel na to. Ang mga likes, comments, suggestions ninyo ay nakakatulong sa channel na to. Support this channel. At ito muli si Miss D nagsasabi, ang taong walang alam sa mundo ng kababalaghan ay paglalaruan ng aswang at ibang nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Misty, katakutan ang story. Misty, katakutan ang story. Misty, katakutan ang story.